Ed? Ed? Abusuhin niya? Kuya! Ano? Mapapauto ka na naman doon sa babaeng yun? Maging niya ako papauto! Hindi ako tanga! Ang hirap eh! Hindi naman ito tungkol kay Jade! Tindihin mo lang, itindihin mo lang! Tungkol to doon sa bata! Yun yung akala mo! Iniisahan ka na naman ng babaeng yun, kuya! Iniisahan na naman tayong lahat! Kung sa'yo, kay nanay, okay lang. Sa akin, hindi. Hindi ko kayo makita yung babae sa pamumahay na ito. Alam mong mainit ang dugo sa'yo ng pamilya ni Lino, di ba? Pero dahil kinaaling Dolor at Lino, pipilitin nilang makisama. Sana makisama ka rin, ha? Pag mainis ka, please, please magtimpi ka. Dahil ikaw ang nangangailangan ngayon. Huwag na huwag mong bibigyan ng dahilan si Lino na pagsisihan ang desisyon niya. Isipin mo yung bata dyan sa sinapupunan mo. Lino. Jacky, may sasabihin ako sa'yo. Yan dami sa sarili mo, ha? Si Jade Buntis. Siyempre, si Isa Mama. I have to admit, medyo nagulat ako na tinext mo ako.
Meron lang akong importanteng sasabihin sa'yo. Ano yan? About you? Being such a pig! What the hell? What was that for? Because you're a pig! In fact, you're worse than a pig. Calling you such is an insult to their species. Hindi ka... Ano bang sinasabi mo? Anong problema mo? Dahil alam ko na nabuntis mo si Jade at iniwan mo lang sila na parang basura? So what? Are you her lawyer now? Ano, BFFs na kayo? Ano bang sinabi niya sa'yo, ha? Jacky, that woman is a liar. Baka nga hindi akin yung bata. Naririnig mo ba yung sarili mo, Ace, ha? Yan na yata yung pinaka-stupid na kasinungaling kasi sinabi mo sa akin. At kahit sino tarantado, hindi maniniwala ko. Yun ang totoo! Hindi akin yung bata. What? Jade's been sleeping around. At isa pa. Jacky, na-realize ko na ikaw yung gusto kong maging ina ng mga magiging anak ko. Seryoso ka, Is? Talaga? At sa tingin mo, matutuwa ko sa sinasabi mo na yan, ha? Wala na tayo! At yung annulment, tuloy yun at wala nang makakapigil doon. Kaya kung ako sa'yo, magpakalalaki ka at palagutan mo yung anak ni Jade. Dahil balang araw, baka laman at dugo mo na lang makakasigmura sa'yo. Sige! Nahihiya kasi ako ikuwento. Alam ko naman walang maniniwala sa akin eh. Sisi naman. Ako to, hello. Sige nga, ano ba yun? Nalaman-laman ko kasi, Sisi, na noong unang may nangyari sa amin is, nidrog niya ako. Kaya, wala akong nagawa. Wala akong kalaban-laban. Oh my God, sis, rape yun! Ni-rape ka ni Ace! Sasabihin ko sa iyo yung totoo. Hindi naman mahuhulog si Jade ng todo kung hindi niya mararamdaman na may nakuha na si Isa kanya. Seryoso ka? Nakuha? O kusang binigay? Hindi mangyayari ang lahat ng ito. Kung hindi ginamitan ni Ace si Jade ng gamot, sabi mo. Lino, ganito kasi yun eh. Nung unang gabi na may nangyari sa kanila, binigyan ng Ace ng gamot si Jade ng pagpahilom. Date rape drug. Kaya yun, nagawa ni Ace ang lahat ng gusto niya. Nung walang kamali-mali si Jade, wala siyang kalaban-laban. And that's basically rape. Pinagsamantalahan ni Ace ang kahinaan ni Jade. Kaya simula nun, nagbago na si Jade eh.
Ang laking kabawasan nun sa pagkatao niya. Kinahasa ni Is si Jade. Tumigil ka, Marissa. Ano ba tayo kayo ng kaibigan mo eh? Mukhang tinatarantado. Kung totoo nangyari yun, ba't nagkakaganyan na yun? Ha? Hindi mo siya pinigilan? Tinula ko ba doon kay Ace? Ha? Ay, kasi nung alam mo, kaibigan mo. Lino, ngayon ko lang naman ito nalaman lahat eh. Yung drug, yung rape na yun lang. Sabi sa'yo. Sinabi sa akin, Marissa, ni-rape ka. Oo, Lino. Totoo yun. Totoo, ni-rape ako ni Ace. Hindi ko maalala eh, kung ano nangyari nung gabi na yun. Basta nahilo ako, tapos biglang wala na. Tiyos. Asawa mo. Chong, ano naman bang nangyari sa'yo? Si Ace.
Nirate niya si Jane. Trinogan niya. Inversa niya. Walang kalaban-laban yung tao. Hayop yung tato na yan. Dapat yun nasa kulungan. Yung mga taong kinugulong, Ken. Dapat makulong si Ace. Not in me.